Today, magluluto tayo ng upo. Magluluto tayo ng upo. Sasahugan natin ng sardinas. So, ito na. Ito yung mga kailangan natin. Sardinas, tomato, onion, bawang, at yung upo, kailangan balatan yun. Binalatan ko na yung upo, ah. And oil. First, balatan niya yung upo. Pero actually, binalatan ko na siya. So, hihiwain niyo na lang siya. Kasi hinugasan ko na rin siya. Hiwain natin siya. So, hiwain natin yung upo. At hiwain natin ng maliit-liit. 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 Susunod natin yung kamatis. Siyempre, hugasan muna natin yung kamatis at yung onion at ito yung bawang. Diktikin yung bawang. Impis-impis-in. Parang galit na galit kayo. Yun, galit na galit kayo sa bawang. Diktikin nyo ng diktikin. Pakit nyo na, isipin nyo na lang ito yung ex nyo, yun, pinagtod ng pinagtod. Char. Tapos, yan. Yung tomatis. Okay. A square. Onion. Square layer. Yan, tapos na. Tapos, i-ready nyo na rin yung ating isasakog na sardinas. Yan. Let's go cook. Okay, kawali. Okay. Presindihan nyo yung kawali. Para umingit. Malamig yung pagmamahal. Char. Kasamang hugot, no? Kasalagyan yung konting oil. Konti lang. Kung damihan ng over, nasasaktan. Laging may hugot, eh. Lalagay natin muna yung bawang. Usually, Filipino ano ito eh. Bisaya na patahe. Patahe ng mga Bisaya ito guys. Pati Ilocano pala na kain ng ganito. Ilocano. Hilig yan sa ganito. So usually, ang Ilocano kasi ang hilig nila yung may laging may ano, bagoong, laging may bagoong yung pagkain. So yun guys, kailangan lang siya medyo papulahin ng konti para kumahalin nila yung amoy ng bawang. Tapos, ihulunin din na ito. Isabay mo na rin yung kamatis. Hintayin lang na
kahapon sa nat, medyo maluto-luto yung kamatis mo. Para ma-absorb yung lasa. Ito yung guys, pwede na siya, no? Yan pala, sa seasoning, kailangan natin ng magic syrup. At syempre, black pepper. Yan, optional lang ito. Nasa sa mga may gusto lang. Tapos yung ating iodized salt. So, here we go. Lalagay na natin yung ating upo. Napakadali lang nyo ito guys, no? Sobrang napakadaling lutuin. Halo-haloin ng konti. Konting asin. Mga makadepende kasi yan sa niluluto kung gaano kadami. Kaya mga ganito kadami nasa mga 1/2 teaspoon lang guys. 1/2 teaspoon ha? Teaspoon. Yung pinakamaliit na spoon. Lagyan ng konti. Ito yung estimated lang yan eh. Ayoko rin masyadong madami. Mga 1/4 teaspoon. Kaya kang 1/4 teaspoon lang. Napakaliit. Ito kasi yan. Medyo maanghang. Ay naman sobra kasi bawal din. Iba. Kaya nilang kumain ng napakaanghang. Ako hindi ko kaya. Bawal sa akin. So ngayon, ilalagay na natin itong sardinas. Sardinas. So, lagyan natin ng tubig. Sayang. Ayan. Nakita niyo medyo hindi kakayanin ang sabaw yun pag luto, pag kalambot ng upo. So, ang gagawin niyo po is lagyan niyo ng dagdag na tubig. Water po siya. Para hindi matagalan sa pagpapakulo yung ating apoy. Nakatutay na siya. Ayan. So ngayon, nalagyan natin ng konti. Kasi mukhang ko, nabibitin ko sa tubig. Ayan, pwede na yan. Ngayon, hindi pa natin alam yung lasa, no? Kasi nga, asin lang ilagay natin. So, lagyan natin ng magic syrup. Ayaw maglaglag ng masarap. Ito siya ng matik na ayun. Konti lang. Konti lang ba yun? Haloy ng konti. Okay. Para mang para mag-spread yung lasa niya. Pan natin siya guys. Para maluto siya. So, here we go! Yan! So, nasa inyo po yun guys, no? Kung ano yung klase ng pagkaluto ang gusto nyo. Well, ako, ganito lang ang gusto ko, yung hindi siya overcooked. Kasi, hindi siya masarap. I feel parang ano siya, pakain sa bagay pagka masyadong malambot. So, ayoko po yun. So, gusto ko ganito lang siya. So, parang half-cook lang yun. Pero ito yung standard na cook niya, guys. Ayan. 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 Okay na. Luto na siya. Let's eat.